agad ng isang carry hero mo sa umpisa, mapipwersa yung kalaban mo mag-isip agad ng mga counter dito. So ngayon, one way to counter the Ling ay kumuha dito ng isang pang-lockdown or na hero. Tama ba? Not only lockdown, pwede rin i-prioritize kagad dito ng work yung kanilang side lanes to for them to be able to choke out yung heroes dito nila James and as well with ni Rene J. Ay, totoo. So, ngayon, ang daming options dito for work Oster Force. Benedetta is one, pero kailangan nila agad dito yung Kufra ni Unravel. Oh, panghuli. Dito sa Ling, parang it's the same picks and bans dito na nangyari nung game number 2 kung saan Benedetta ang first pick naman dito ng side ng NXP. Nilipat lang actually yung hero sa side ng work. This time, sinecure nila kagad yung side lanes. Oo nga. Pero itong Benedetta na to, this is not 100% going into side lane. And we might not have seen it, but sa dami ng hero na nagagamit niya, pwedeng-pwede niya pa rin naman tong gamitin. Correct. Kung may maaalala man ako na talagang tumatatak talaga ng mga Benedetta jungler, that's one is Carl TZ. And at some point, Chu and Carl TZ napagkumpara sila. Totoo. Dahil nga, syempre sa galawan at sa place, lalo na kung kabisado talaga yung pasok. Pero speaking of kabisado, eto din yung formula kanina ng NXP on game number 1. Mm-hmm. Ito yung mga heroes nila on game 1, yung kunat ng Barrett's late game, yung spam ng Chang'o late game, at meron ka pang Ling na nagsisplit. So ngayon, ready ba dito ang work Oster Force? It's the same formula, Rob Luna. Oo. Ang posibleng mabago lang dito, definitely it's gonna be Xord dahil ang nakaban yung Lunox. Pero kung maiisipin man ako, kung gumamit ang work Oster Force kanina ng Kadita, Xord is one of the players on MLBB na nakakapag-utilize din ng ganitong hero. Pwede. At yung Kadita niya, pare, championship Kadita yun, ha? Mm-hmm. Hindi man sa MPL, pero sa mga ibang big tournaments. Yes. Outside of the season. And let's see, kasi meron pang one ban ang work. NXP meron ding isa. So ang hinihintay natin dito is a possible jungle na pwedeng iba ng NXP or possible side lane. Kasi yung Benedetta, hindi pa natin alam kung saan pupunta. This time, sabi ng work, Popol and Kupa na lang. Oh. PNK. So, parang ang walang hero dito for the side of NXP definitely is Yawi. Pero kasi hindi pa natin nakikita yung isa sa mga talagang tanyag. Rather, naging at some point, the only tank MVP natin during the regular season, yung kanyang Akai. Yung nagdala sa kanya sa mapa, yung naglagay, I mean, kay Yawi sa mapa, nakatakutan nyo ko. Yung Akai... ay pwede pa nating makita an answer to the Cho, actually answer din sa isang Kufra. So ngayon sabi ng NXP, sige, open lang mo, sabi ng work pala, open nyo lang yung Akai. Pero sabi naman ng NXP, tanggalin na muna natin yung mga mages. Ang daming mages ngayon na nawawala. Tinanggalan nila ng hero dito si Kusei, kung papansinin mo. And this Farsa could definitely be their pick dahil ito rin yung ginamit nila nung game 1. Totoo. Nakambak lang sila doon ng NXP, but Kusei on the Farsa did his job on that game. Oh. So right at this point man, Jane, wala pang hero di, even RTZ. Hindi pa natin alam anong hero ni RTZ. Oh, wow. Nag-iisip ngayon yung still work. Kagura. Okay, Kagura. Ang kanila magiging mid. Akai is open for NXP. Are we gonna see it, Rob Luna? Oh, wow. Hindi mo na kailangan pang sabihin, Manjin, dahil Yawi will always use this hero. Sabi mo nga, ito ang naglagay sa kanya sa mapa. E di gamitin na rin natin dito sa mismong laro. Ang dami nating nakitang... highlight plays mula dito sa highlight Akai ni Yawi. And okay! Gusion! Here we go! Gusion! Fifth pick para dito sa NXP. Ang tagal na nating hindi nakita itong Gusion pick na to, Rob Luna. Oh, wow! Ako sobra akong na-excite. Itong Gusion side lane, sobrang nostalgic nito. Nakikita mo na lang to sa RG, but NXP. Nako. Sino ang gagamit ng Gusion? Si Rene Change ba? O si Xord? Well, sa ganitong lineup, most likely it's on the gold lane. Or even on XP, posible rin naman. Oh. Pero gold lane,
Rene J will be the one to use the Gusion kasi it wouldn't make sense if you put it on the mid lane kasi mas babagal yung kapag farm mo dito kasi if you want to be the Gusion, you would like to have your Calamity Reaper as fast as possible. A Gusion is a great answer dito sa Claude last pick ng side ng work kapag umabot ng ultra late game. Ang daming damage dito ng NXP. Rob Luna, talaga ngang nasa playoffs na tayo. Gusion last pick. Ang tagal na natin hindi nakita to. Season 3 pa ginagamit. Ang tagal. Itong Gusion. Ang tagal talaga. It's showtime talaga. Makikita natin dito. Two assassins sa kamay ngayon ng NXP. Pero Work Oster Force, Chu, kanina nakita natin kung paano siya pumusisyon, paano niya binibait yung mga skills dito ng NXP just simply using his BMI. Woo! Ganon din kaya kabilis yung magagawa niya ngayon sa Game 3. This is it! At ang gagamit ng Gusion ay walang iba kundi si The Hitman, ang pinakamayabang Rene J on the top lane. Tignan natin kung ano ang kanyang maiaambag against Kosei. Oh my! NXP, sinisecure lang muna dito yung farm ni H2O. Ooh, amuntikan pa yung flame shot. Konting basa para dito sa side ng work. This time, sa kanina naman, ang Little Wanderer. Sakit ng mga poke na ginawa doon ni Yowie. Mapipilitan dito si Unravel ngayon na umuwi. And, well, look at this. Kung papansin mo na NXP, parang yung in terms of power spike, sila yung mas, ano eh, mas magiging all around the map. Given na meron sila nitong Gusion na to. At ano to eh, ito yung tipo ng lineup na gusto ng mga early pickups. Specifically pag nag-hit ng level 4 itong Gusion na to. Yan talaga yung kailangan nating pansinin dito, Manjin. Yung Gusion na yan, kung paano nila mamamaximize. Hindi to kasi katulad ng isang Claude eh. Totoo. Na magbe-blazing duet sa minion wave, tapos pupunta sa gitna, paulit, rinse and repeat to the point na makuha niya yung dalawang core item niya. But for the Gusion, just simply having the Calamity Reaper, eh mas magiging malaki na ang impact mo agad sa mga early team fights. Activatable ka agad. Yun yung gusto mong sabihin, Rob Luna. And yeah, I think yung nature din ng hero ay hindi kasi minions ang pina-farm ng Gusion eh. Heroes. Heroes ang kailangan niyang i-farm. So ibig sabihin, sabi ng NXP dito, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, gusto namin bugbugan agad. Balagbagan agad. Gusto namin aksyon. Parang ganyan. Oh, naku po, final blow. Ay, nilabas na dito ni kaibigang Dreamer. At naku, that is H2O falling down. So delayed ngayon ang Ling ni H2, level 3. Siya ngayon, meanwhile, level 4 si Chu. Yes, and posibleng kunin na ng work or subukan ng work dito na kunin yung turtle na to. Since H2, kukunin pa naman niya yung kanyang purple buff. Pero look at the positioning doon ni Usei. Alam niya na nandun pa yung Ling. Kaabang. Pero turtle ang ating camera dito. As the camera zooms out, inabangan si Kosei dito. 7K ang HP ng turtle. Si James trying his best to withstand Dream Arteezy. Ito na yung pasok ni Yowie. Makakita ba tayo ng Hurricane Dance? Level 4 siya dito. Pero naging bola muna si Unravel. Sino makakuha ngayon ang turtle? Oh. It is going to be Chu. Umikot din si Yowie. Nagkaikutan pare. Yowie, one hit na lang. Tatamaan ngayon ng slice and dice as si James ang may iwan. Oh no. Two heroes will fall down para side ng NXP. Dream Arteezy is now at level 5, pare. Wow! Ang ganda ng point of initiation doon. Nagmintis si Unravel doon sa kanyang mismong yung kanyang Tyrant's Revenge. And not only that, pag Hurricane Dance ni Yowie, hindi niya doon na-pin down yung Claude ni Chu at sinabayan niya ng sayaw. Pag Hurricane Dance, sumayaw din doon yung Claude at nakuha niya pa yung turtle. Yun nga eh. So parang alam na ng work, no? Ang dami na kasing YouTube bots din eh. Nung mga highlight plays ni Yowie, pero ang hindi naabangan ni H2 dito ay ang pasok ni Unravel. Siya pa rin makakuha dito ng orange, pero H2 makakapag-akyat pa rin. Mabubuhay pa din siya. Ito na yung counter go ng side ng NXP. Meteor shower mula kay Exhort. Buhay pa si Arteezy dito. Unravel. Kunat. Fight me. Makunat talaga. Nabuhay pa. Three Arteezy with the final blow. At buhay pa nga yung dalawa dito sa side ng work. Trying their best to delay H2O. But Three Arteezy, Rob Luna.
ginawang tapa yung dinosaur man, Jin. Alam mo kung iisipin mo, yung racket na pinabalik doon ni James Muntikan nang makadouble kill, pero sobrang kunat ng mga members ng Work All-Star Force at si Yowie pa, yung panda pa, ang unang napitas dito sa may top lane. Grabe pare, ngayon ko lang narinig yun ha, parang Dicelog. Dinosaur, sinangag itlog. Oh ganun no. Ganun ang ginawa dito ni Tremar. And yeah, tama ka. Kumukunat dito yung Work. And sila yung nakakuha ngayon ng mga magagandang rotation. Same as Game 1, Game 2. Ngayon, anong plan ng NXP this time, Rob? Hindi sila makabawi. Kailangan nilang ma-utilize itong gusto na to. Ito yung cheese pick na ginawa nila dito. The execute dito ni Rene J, hindi pa niya nagagamit. So, kailangan nilang magamit yung gusto na yan. We're already going into the 5-minute mark wherein wala nang energy shield. Pero si Tremor TZ with this Benedetta, look at this KDA. Wow. 4-0 na tong Benedetta na to. Pare, pinapakitaan tayo dito ng mga malulupit na crossover movements ni Tremor TZ. And tama ka, kumbaga, si Rene J, dapat i-activate niya na dito yung kanyang ano eh, yung kanyang model mode eh, yung kanyang pictorial mode eh. Oh, pag-usyon siya eh, alam mo naman si Rene J, mahilig din magpalit-palit ng DP. Kumbaga dapat eto, i-on mo na kagad. Kailangan, kumbaga, tama ka, isa sa mga win condition, activate Rene J right now. Kailangan na. Kailangan na nila talaga yung tulong dito ni Rene J. At kung papansinin nyo ngayon dito sa mapa, Sasali na siya dito. Pero alam mo kung ano ang nagbibigay ng problema ngayon dito kay Rene J? It was actually Kusei. Hindi niya rin maiwan-iwanan dito yung Chu sa may top lane dahil once na magawa niya yun at hindi, wala siyang nagawa all throughout the map, sure na basag yung tore sa may taas. Nako, speaking of Kusei, ayun na yung ipit ni Yowie dito kay Kusei, ang main target. Habang si Rene J nandito sa gilid, eto na nga, kinagat si Kusei! Pero nako, nagay lang si Rene J, pero malalim dito si Tremor ha. Siya lang mag-isa as Work of Rene J. Eto na nga, up! Rene J, makakuha mo na kill! Oh! For the first time in forever, sabi niya baka Rene J to, pero sabi ni Chu, ako naman, it's time for the Blazing Duet. At ayun, yata, si kaibigang Rene J, may konting TP pa, kulang ang pinipindot ni kaibigan Chu dito. Ladies and gentlemen, buhay ang Work. May konting pagbawi ang NXP, but it's still Work Oster Force dictating the tempo of the game. Yes, nasa kanila pa rin naman ng tempo, but still NXP, naka-shutdown sila doon with Dream RTZ. Ang ganda nung pag-flameshot doon ni RTZ dahil yun yung nagpabagal doon sa gusto na yun kung bakit natinanggap niya lahat ng mga bala nung Blazing Duet doon ni Chu. At this point man, Jin, with a 2,000 lead for Work Oster Force, sila na yung pinaka-confident dito sa mapa na to. Isa-isa nilang binabasag ngayon ang mga sideline turrets ng NXP. Speaking of isa-isa, another one mula dito sa Work Oster Force taking down James. Yowie trying his best to make a play dito, pero yung slow doon sa Wushu Umbrella play yung makakahuli kay Yowie. And wow, Work Oster Force, same situation as the previous game, dominating NXP sa early stages of the fight. Nice bait mula dito kay Tremor. Si Tremor naging malalim naman this time. Delikado yan. Tempest of Blade, shutdown to, killing spree para dito kay H2O. Oh wow, pero tingin ko man, Jin, okay lang din na napitas doon yung Benedetta dahil ang daming namang nakuha na objective ng Work Oster Force. Nabasag nila yung Torre sa gitna, na invade din nila yung purple buff dito nung Ling, at posible na nilang kunin din tong turtle na to. But NXP, gusto nila dito ng bawi. They would like to punish Work Oster Force this on this turtle, at ang ganda ng kanilang posisyon. Mukhang hindi na ikokontesto ng Work. Sabi kasi ng NXP, alam nyo naman Work, kanina pa kayo lumalalim eh. Mm-hmm. Kanina pa kayo eh. Na turtle ngayon na kay H2O. Ganito din nangyari ng game number 1. And marami na rin kasing tools this time ang NXP to counter go. Parang ganyan, Rene J nag-activate na. Habang si Tremor TZ, mapapaback na NXP with a snap. Nasa kanila na this time yung momentum, Rob Luna. Yes, posible nating sabihin yon. Pero look at Work. They're isolating their members right now. Even with Kusei na medyo malalim na siya doon sa may bottom lane. Oh. Pero eto na, Rene J. Hindi at na magiging maganda yung isolation na yan para sa Work. Pero joke lang pala. Dahil sabi dito ni Chu, atakayin natin kayo. Pero Exhort, nakipaglabanan ng bala, pare. That is Exhort
taking down Chu. So unti-unti nagpo-follow up dito yung work. Tama ka, Rob, eh. Yung work, nag-isolate sila. Pero kasi sabi ng NXP, aba, nag-iwaiwalay kayo, ah. Pipitasin namin kayo isa-isa. And with this, naibabalik ng NXP yung lead sa side nila. Definitely. Medyo napakakabawi na nga talaga dito yung NXP. And given that, etong si Renny J, ramdam mo na rin yung kanyang damage. And 3-4-TZ, tatlong miyembro yung kanyang sinaslice and dice. Pero si James, yung dinosaur. Kanina mo pa ako sinaslice and dice, kaibigang Trimar, ha? At nako, pero si H2 dito may target nako. Nag-audition na ata ang Workcaster Force. NXP, ladies and gentlemen, having the momentum right now, na ibabalik nila, pare. Naku, oh, ito no, lang. Isa pa, action time! Renny J, nakita mo yun? Flinip niya pa yung phone niya pagkagamit niya nung incandescence? Partida, naka-charge pa yun. So, ibang klaseng pag-ikot yung ginawa doon ng Gusion na yun. Munti ka niya ng mapitas. Pero ito, yung ipit sa pader kay Chu! Oh no! And another one. NXP, akala natin nalulugi na sila kanina, pero tama ka, Rob Luna, it's all about the pick-offs. Nabanggit mo to kanina at mukhang ginagawa na nila to. Wala na silang pakialam na, sige lamang kayo kanina. Baka NXP to. Oh my glove. Kumbaga parang na-hold up sila bigla . Di ba? Kung papansinin mo, yung point of initiation lagi dito ng Workcaster Force is yung Tyrant's Revenge ng Kufra. For the first 5 minutes, yun yung naging problema dito ng NXP. At the reason why kailangan nilang maghiwa-hiwalay, the reason why hindi, and given that Kusei na nakatambay lang din sa all the first 5 minutes sa may top lane, hindi makaalis si Renny J. Pero ngayon, dahil sumasama na yung Gusion, mas nararamdaman na natin ngayon yung power spike dito ng NXP. At saka alam mo naman si Renny J, mahilig mag-show yan . Kapag pinagamit mo pa siya ng mga maraming pinipindot na Gusion, mas lalo siyang na-activate . Mahilig mag-wow yan . So, gumagano. Ganun pala yun. So, kasi kung isipin mo, dalawa yung, ang daming balisong kasi niya ni Gusion. Diba? May ganyan. Sabay pag nag-incandescence, diba? Mayroon pa sa dito sa bulsa. Mayroon pa. Yung execute niya. May execute pa. Ganun. Ganun mag-execute si Gusion. Ganun mag-execute yun. Oo. Nako, man, eto pa yun, ha. We're not saying na NXP na tong game na to, pero yung work kasi, it's the same story as game 1. Lamang sila, pero may mga pitas na nagaganap. And Trimar, he needs to respect yung kakunatan na ngayon ng NXP. Hindi na siya makakapitas at hindi rin siya makunat, Rob. Oh my! Sakit. Kailangan niyang gamitin yung Tempest of Blade niya doon. There's a possibility may na burn. May burn damage from that flame shot. RTZ is very, very good in using those flame shot. Pero speaking of good, grabe yung combo, pare. Meet your shower, hurricane dance, combo! Mula dito sa side ng NXP, may counter go mula dito kay na Dream RTZ. It's still an even ball game. Si Iso pa rin ang ating nakikita. Pero alam mo, sa laban na to, Rob. Kailangan mag-ingat dito ni Renny J. Kasi yung damage dito ni Kusei might be enough para sa isang sipa. Buti na lang nag-build na agad siya ng Winter Truncheon. Pero yung pick-off doon sa NXP, Exhort and Yawi. Ito na naman yung Lord Dance natin, Manjin. Crucial to, ha. Kasi kung tinitignan ko, pinapansin ko to, Rob Luna, na si Trimar kasi risky yung mga pasok niya . Yung mga slice and dice niya, yung mga final blows niya, yung mga parries niya, risky . That is just how good Trimar TC using the Mineneta. Kasi kung confident kang pumasok, kung kaya mong timingan yung mga eye for an eye mo, pwede ka pang mambait ng mga stunts na manggagaling dito for NXP. Like sabihin na natin the Tempest of Blade, pwede mong timingan yung pag-knock up nun using the eye for an eye, masastun mo dun yung link at posible nilang ma-pick off yun. But speaking of pick off, kakasabi mo lang, Rob, sinipa! Boom! Downtown! RTZ! 3 points! Oh my! Mapapashot ka na lang bigla sa flame shot na yon ni RTZ dahil dalawa ang nawala dito sa NXP. Libre ngayon dito ang Lord para sa Workcaster Force. Gravy, Kuya Rob Luna. Parang it's game time . Eyes on my veins! Sabi ni RTZ, eyes on my veins, playa! At dahil doon, libre pa yung Lord. And tama kay yung si Kosei, delikado talaga, high and dry. One hit lang si Renny J. One hit combo lang si Renny J. At eto pa, nako, counter go para kay Yawi dito. Hindi na nakapagyakap si Unravel. Naging bola na lang si Unravel dito. Labas yung mga sword spikes dito ni Renny J. As still,
Shoe pa rin ang makakuha ngayon dito ng kalamangan. Work or force. Disiplina muna, sabi nila. Kailangan nila itong disiplina na to. May damage output dito ang NXP. They have this Chang'o na posibleng dumipensa dito sa first lord na to. Pero hindi na pwedeng maulit yung pick-off na yon sa kanilang dalawang assassin. Dahil pag nangyari yun, posibleng tapusin na to ng Work Oster Force. Look at the minimum equilibrium ngayon ng Work. Sabay-sabay lahat na pumupunta sa mga beast turrets dito ng NXP. Same story as game number one. Ganitong situation din ng NXP kanina. They still have the Chang'o. They still have the Barats sa kanilang side. Pero ayun na nga, yung Blazing Duetti Chu sa loob. Wow! Grabe yun. Parang pagpasok doon ni Chu, parang hands up na bigla. Napa-hold up dito ang NXP. Paano nila Manjin iiwasan yung Blazing Duet na yon? Halos kalahati na agad yung buhay ng tatlong miyembro dito ng NXP. Man, nag-high lang si Chu eh. Sabi niya, and we're back again, guys. And we're back. Gumanon, man. Akala natin lumalamang ng NXP dahil nga sa mga pick-offs na nagagawa nila. Kaya talaga eh. Pero yung isolation and yung mga crucial pick-offs din doon, yung dalawang pick-off doon sa baba ni Nakose, yun yung naging key to victory dito ng side ng Work Oster Force eh. Yes, eh kung papansinin mo, unti-unti nang nakakabawi. Hindi naman dumikit pa. Like a 2,000 lead ang difference nila. Pero mapapansin mo for NXP na nakukuha na nila yung part ng mapa eh. Yun nga lang yung pick-off doon with Gushon and as well with H2 na nag-result na makakuha ng lore dito ang Work Oster Force. And that initiation before the pause, tingin ko makakabasag dito ng base turret. Crucial, ang no? Work Oster Force. Oo, pwedeng makabasag talaga. I think nag-final blow na din doon si Tri Martese. Hindi mahuli ng NXP. Ibang-iba to, Rob Luna. Kasi ano to eh, Chang'o. And this time, wala kasi yung Lunox eh. Wala yung Lunox na mag-shred ng HPs. Eto na, anak ko, malalim masyado si Chu. Pero BMI, out lang. Walang nababasag na tower dito, but still, it's still Work Oster Force controlling this game. Ito na nga, napagamit na si Exhort ng kanyang Meteor Shower. Nako, may yakap wala kayong Rabel, pero nasan yung mga kampi niya? Oh no, ang ganda sana nung Tyrant's Rage na yun sa dalawang members dito ng NXP. Pero timing naman, doon sa paglubog doon ni H2, nako man Jin, mukhang kahit papaano ay nakakabawi dito ang NXP. Oo, kumakapit pa, Rob Luna. Tinataas pa ng Aether Clan ang kanilang kamay para sa Energy Ball na grow as a player dito si Reddy J, nag-Winter Transition. At ayun, nawala na ngayon si Kose. Pero nandito si Cho with a Blazing Duet habang si Trimar naman yung tatapos sa buhay niya. 35 seconds down. Ipet! Si kaibigang Reddy J. Meanwhile, ang ganda ng ipet! Inipet ni Yawi si Chu. At ngayon nag-aabol na si ang NXP. Nako, hindi niya nakita na nauntog si RTZ doon. And Work Oster Force mapipwersang mag-back. Nice defense para dito sa side ng NXP. Definitely a nice defense coming from NXP. Pero wala silang makukuha any objective right from there dahil wala pang Lord. Given na nakakuha sila doon ng mga magagandang pick-off against Work Oster Force, pero for Renny J, nagamit niya na ngayon dito ang kanyang Winter Transition. Work Oster Force, pwede nilang timingan to. Pwede nilang pasukin dito yung Gushon dahil kaya nila yun. Even with Kusei, nakita mo yung damage niya doon with the Way of Dragon. Halos kalahati agad. At yung clean-up na ginawa ni Trimar TC, yun lang yung kailangan nila para mapatay itong Gushon na to. Pwede nila tong gawin. Ulit-ulitin, yeah, Manjin. Pero kailangan pa rin mag-ingat ng work, no? Kasi men, NXP is still deadly eh. Kasi kung iisipin mo, ganitong-ganito din yung nangyari kanina. Yes, walang nakuhang objective ang NXP. Pero yung space kasi, nagkaka-item dito yung NXP. Nagkaka-throw off the first potential. And iba talaga mag-ipet pare. Pero may ano kasi, eye for an eye eh. Para dito kay Trimar, final blow. Renny J main target dito ng Trimar. Pero nandito na si H2O, nandito ang Big 3. Kasama ngayon si Exhort. At ayun yung yakap ni Unravel. Si Trimar ang target nila. Shut down! Wala na si Trimar dito. Nagkakagulo ang work. Pero tignan mo. Si Kusei! Kusei! Sabi-segue! Kusei! Basag ngayon
yung bottom side, NXP, trying their best, at least, makuha pa rin ang pick-off. Huling ngayon si Unravel kinagat, at ayun na burst down siya, pero yung yin-yang overturn na nandito na, pero ayun pa rin yung damage ni Nechu, napakasikip naman ng laban na to, at yon si X-Sword sa Winter Truncheon, pero bitin pa rin, dalawa ang wala ngayon sa side ng NXP, nagulo sila doon sa push na ginagawa ni Kosej sa baba. Napilitan silang mag-responde doon sa ibaba, tapos sakto din yung team fight na yon malapit sa may purple buff with a Jit Kune Do na mga galing from Chu. Ngayon, dalawang members dito ng NXP ang wala. Posible na silang mag-lord or basagi na lang muna ang isang natitirang tore ng NXP. Oh. Nako, gusto pang lumabas! Gusto pang lumabas ng game! Ganun ka-intense yung laban na to! Oh no! Grabe tong laban na to, mga kaibigan. This is just a little bit of 5,000 lead dito ng Rick Oster Force, pero ang pinagkaiba dito, ubos na naman ang tore ng NXP. Kosei is the way. Man, akala natin masyado na maasim si Trimar dun eh, pero diversion play lang pala. Uh-oh. Nakita natin yung pasok ni H2, nakita natin yung big 3 doon. Mm-hmm. Napitas nila, ang ganda ng teamwork. Saka kung iisipin mo, no, pagka dinikit ni Yawi, pumasok si H2, kung ang yung positioning ni RTC with the yin-yang overturn, sama-sama sila doon sa mismong payong, parang nakalink silang lahat. And given yung anticipation din doon ni Kusei na hindi ko kailangang rumisponde, I just need to do my work at basagin yung tore doon sa ibaba. From that position, na disrupt yung strategy or yung plan ng NXP na mag-push forward dahil kailangan nilang mag-back, at dahil doon sa pag-back nila napitas si Exort. Wow, nawala dito yung meteor shower. Yun sana yung magagamit dito ng NXP para at least ma-spam yung mga minions dito, makakuha sila dito ng magandang space makabalik. Pero Rob Luna, mukhang nalalapit na ang katapusan as Rick Oster Force will try to finish the game. Wala na rin ngayon si H2. Oh no, si Chu mapagamit pa ng sarili niyang Winter Trojan. Let's see, kaya-kaya ng NXP to ha. Stomp the yard para kay James dito. Hindi pa tapos, may isang wagon. Pero look at the damage dito ni RTZ with the Wushu Umbrella Flea. Oh my glove! Tapos ata ang laban. Tapos nga, Rick Oster Force will take game 3. And this series is now 2-1. This winning moment is brought to us by Master Secreto ng mga guwapo. Oh no, guwapong guwapo talaga ngayon ang Rick Oster Force as they are just one win away to secure their next round dito sa atin sa lower bracket, and one game away for NXP. Might be the first one to bid goodbye dito sa ating S Season 7 playoffs. Isa na lang ang